So first, open your GCash app and then mag-login na kayo sa inyong GCash account. After logging in, itap nyo lang yung bank transfer. Next naman is pipili na tayo ng bank. So wala dyan yung PayMaya. So i-click nyo yung view all. And then scroll nyo lang going up or gamitin nyo lang yung search na bar para i-search nyo yung PayMaya. Next naman is yung magbabank transfer na tayo. So i-enter mo lang yung amount, yung account name, yung account number, and maglagay ka na rin ng email address para mapadalhan ka ng resibo. After that, tap mo send money. So andito na tayo ngayon sa confirmation page. So i-check lang natin lahat ng mga details na nilagay natin like account name, account number, and yung amount kung tama ba. Kung may mali, i-tap mo lang yung back. Pero kung tama naman na lahat at you want to proceed with the bank transfer, tap confirm. And then yun na, nasend na yung money from your GCash account to your PayMaya account. So kung naglagay ka ng email address kanina, papadalhan ka ni GCash ng resibo. So dun sa resibo makikita nyo na yung message na your bank transfer was successfully processed. In case funds were not credited to your nominated bank account, please contact the receiving bank and provide the InstaPay trace number to confirm status of your transaction. Makikita nyo yung InstaPay trace number dito sa resibo na sinend sa inyo ng GCash. So, importante talaga na maglagay kayo ng email address para mapadalang kayo ng resibo. So, in case na hindi pumasok yung sinend nyo na money, meron kayong makukuhang trace number or InstaPay trace number na pwede nyong gamitin para matrack nyo or mahanap nyo kung nasaan na yung pera. So when I checked my PayMaya account, nandun na yung 100 pesos na pinadala ko from my GCash account. So instant yung processing or real time yung processing ng pagtatransfer ng amount. So when doing a bank transfer from GCash to PayMaya, be sure na meron kayong extra 15 pesos para sa convenience fee.